Maraming salamat, Ma'am Nayrida Celestino. At sabi ko na nga ba, napaka daming baon nito na best practices, no? Parang halo-halo lang ang daming sangkap. Thank you very much, Ma'am Mary. Okay, tatawagin ko na po, hindi na natin patatagalin, no? Ang ating next speaker, ang mami ng lahat, ang batikan ng Sampaguita High School, Mrs. Roberta W. Cipriano. Oh, share screen. Present po ako. Meron ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito ay natap sa lupang magbigay ng mga kasanayan sa gawain ng pagtuturo sa virtual class. Isa po sa pinaka kasanayan na aking matutunan during this virtual class on teaching ay yung pong routine activity plan. Kasama po dito yung time management. I simply to set up all everything bago magkaroon ng virtual classroom. First, I have to set up my time, my secret na talaga yung learning environment that facilitates the practices of learners pinakaganda. Okay? And then, I have to give a link to the students, especially by sending this link to the GC sa mga messenger ng book, chat, at sa department natin sa LAC. Hindi po marunong yan, but now, one of my best practices yung talagang natuntoko ng program. Okay? Then, after that, kapag ka na-send ko na yung link, that is the time na mag-feel ang mga bata sa Google Meet. It's time to have the kamustahan, sabi nga naman si Celestino, konting minuto, kamustahan, ano mo ginawa mo, are you okay, ano lang yun. And after that, dumarating din yung routine activity that after the kamustahan, ay yung tinatawag na paalala, reminders. Every online teaching ni Ma'am Cipriano, yan ang aking okay, I like to remind you, students, in the section general, na hoping na naipasan nyo no, every Tuesday ang inyong mga module, kasagutan at nagawa ng output. And then after that, wala nang tanong, a little announcement sa routine activity. Kung mayroong mga program activity, ina-announce ko po. Hinahayaan ko ang bata na mag- join, sumali like sa Future Korea at pagtanag po sa mga advisor. Masaya na po ako nyo. Gusto ko po mong ma-expose, ma-explore yung mga grade 7. One way para makita ang mga bata na talagang hindi lang sa online. Excuse me. Hindi lang sa online, ngunit nakakasali pa sa ibang paraan kahit na tayo ay nangihirapan. Okay? Next. Sa pagkasan na yan, natutunan ko, one of my best practices is the word of communication process. Dito marami ng mga elemento na pumapasok. Okay. Kapag ito ay, alam naman ninyo, hindi ako marunong sa digital skills. Ngayon dito ay nagagawa ko na, natutunan ko, I mean, na magkaroon ng magandang komunikasyon sa bawat isa. Sabi nga, communication is referred to exchange information and messages by two or more than people. Maring si Dante, maring yung nanay, o maring yung mga ibang teacher na talagang nagtatanong. The communication, it can be different types of process. Meron may nagtatanong, meron nagpukuman, may nagbibigay ng sa communication process, ang mahalaga rito, isa sa mga naging kasalayan ko, paano ka magbigay? Para sender, or maybe the student will be the sender, na magbibigay ng mga mensahe. At yun namang
makakatanggap na receive ng mensahe, eh dapat ay magaling na unawaan. Yun ay isang bagay na kapag may nagtatanong sa akin, exactly, na clearly, na talaga naiintindihan na unawaan ng bata kung ano yung gusto niyang maalam o maunawaan. Sabi nga, dapat kapag nakikipag-communicate ka sa kanila, give the common languages na pwede maintindihan nila at give the simple way na para sila ay sabali nilang mag-excel. Pero saan mo nakikita ko, kasi ako di ko nga alam yung mga gamit ng mga mga words of phrase. Nagbubulat din ako sa mga bata. Pag may nagtatanong, ako talaga kumpleto ko na ano sabihin sa kay Miss Op, channel niyo yung video na makuha mo yung ideas nila na gusto nila malaman. Pwede naman i-ano yan sa mga cellphone, sa text na messenger, na hindi mahihirapan ang bata. Kaya pag sabi niya, Ma'am, meron po bang tinatawag na kumanan ng sama ticket? Tinitignan ko talaga kung sa akin ba yung tanong na yun o din sa mga ibang ticket. Pag sinabi nila, Ma'am, Mrs. Roberta, kasi kaya ako kompleto. Ibig sabihin akin. So I have to answer that. Nasabihin ko, opo, meron po. Kasi ito po ang limit na outfit ka na ko. Pagkuha ng sabi ko at pagsagot. Kung anong oras po, kung hindi mo po na ng naka-schedule sa school, yun po ang oras yun ang pagkuha ng sabi. So, dapat ganun po yung magaling pong mag-exam bata yung way ng aking yung pakipipag ng school. There's a sender, there's a receiver, and there's a receiver. Sabi nga, at pagka na-receive mo tayo, maganda lang sa akin na compliment kasi yung big words na salamat po, thank you po, love you po ma'am, good night po, good afternoon po, yun lang. Isang bagay na napapalaki sa puso ng bawat buhay. Ito ah, sa edad ko ah, asin mo, hindi na ako marunong mag-send ng mga messages. But now, sabi ko na, communication is one of my practices na ginagawa ito sa online. So, bravo! Next is the personal-based instruction. Kapag ikaw ay nasa content na ng pamaraan ng pagtuturo, lagi kong ibinibigay ang mga situational, ang mga pangyayari na mayroong kaugnayan sa paksang pinag-uusapan. Sa personal-based instruction, pumapasok dito yung integration. You integrate some local contextualization challenges, contextualize. Yung inaano na, yung mga nangyari, sabi nga naman sa system, yung mga nangyari noon, pwede mo mag-unize sa ngayon. Pwede ka rin dyan sa personal na yan, na meron silang makuwang pagkatutong, no? Tatanong mo sila ngayon. You can ask student, Diba? Ano ba yung natutunan nyo? What have you learned from that lesson? Ano yung mga na-build na values doon sa lesson? Yun. So, siguro ito hanggang ako kahit nasa face-to-face, ito parang ang way ko. Kaya nga siguro mga sudyante natatandaan ako. Hindi sa pinuturo ko, alam na nila na, kasi ma'am, ganyan nga. But, isang bagay ang nakikita ko, laging sinasabi ng bata sa akin. Yung way ng pag-integrate ko ng mga situational, ng mga experience na pwede mong ignite sa paksa. And then you can ask feedback, you can ask values, response, or values to reveal, values for the topic. Yun yung mga bagay na kailangan. And then, you have to motivate them. Kailangan mong ganyakin sila. Kasi pag online, first grade, okay lang kami kahit na hindi lang bukas ng mga camera or microphone, basta nandun sila. Okay lang. But now, the second grade, second quarter,
nagbigay ako ng policy, personal ko talaga, na hindi lang online, kailangan mag-participate kayo. Ito man ay may sagot na parang meron kang doubt na hindi mo alam kung tama. Ba't wala namang teacher na nagsasabing mali? Ba't alam mo naman pagka mali ang sagot ng bata eh? O sige nga, tulungan natin sila. Ano pa naman? So pumapasok din ako dito sa motivasyon. Okay? Motivation. Yan. Motivation, pumapasok ako. No? Doon sa personal-based instruction, pumapasok yung word na motivation. Sabi nga, kaya nga ito, sabi ko, push yourself because no one else is going to do it for you. Yun na lang po, yung motivation, yun nga sinasabi ko, ginaganya kong bata, lalo na nung pag umaatin po ng school learning clinic, binibigyan ko po ng pagkakataon na sila ay maging positibo sa paraan ng pagtuturo ngayon ng online. And one of my example is my student with the section H, I think with the name of Ivana. Si Ivana po ay isa sa mga bata na hindi nag-online, but when it comes in modular, nakakapag-submit po siya, ang galing ng sagot niya. But itong second quarter, nakita ko po siyang umaten ng online. So sabi ko, gusto kita ma-meet ng Friday. Pwede bang invite mo ang mami mo, pati kung ikaw gusto mo ay magpunta Friday at 9 o'clock. And that time, nakita ko yung nanay at nakita ko yung bata. Nag-iiyak na yung nanay, sinasabi nga niya na yung anak niya ay hindi niya talaga anak, it's only adopted. Kaya nung time na sinasabi ng nanay, meron siyang anak na matay, nawawala ng gana, nahihirapan daw yung bata na umaten ng online. Kaya nung sinabi ng nanay yung sa akin, sinabi ko dun sa bata, imagine sinoli ka na pala ng nanay yung nanayan mo at binalik ka uli dahil nahihirapan yung tunay mo niya. Now it's your turn na ipakita mo sa bata, sa iyong mami, na kaya mo matapos anong grading na iba na sa akin. Kaya ngayon po, pag nakikita ko second quarter, ang galing po niya. Siya po ay leader ngayon ng, siya po yung leader ngayon ng peer tutorial ng buong hawak ko na grade 7. Siya po ang ginawa kong leader para i-assist yung mga estudyante ng grade 7. Although, part po siya ng peer tutorial. At ang galing po niyang gumawa ng mga sagot, gumawa ng kanyang output na awa ng Diyos mula doon sa 80. Yun po, si Ivana ay tumaas. Kaya lang po, inihintay ko lang po yung samatig. Yun na lang po yung kulang niya. Ang isang maganda po sa motivasyon ng pagsasanay o sa kasanayan ng isang guro, dapat po hindi nawawala yun. Kasi ang mga bata po, kailangan ma-prioritize natin yung emotional health nila at yung physical health nila na nangyayari sa mga bahay nila. Hindi po talaga madali yung ginagawa, lalo na kapag nag-online. But see to it na kailangan natin iganyakin, alagaan ang mga batang ito dahil bahagi po sila ng ating bahagi sila ng ating buhay bilang tayo ay ito ang ating piniling hanap buhay o bukasyon bilang isang guro. Hindi lang tayo guro. Ako, traditional sinasabi ko, hindi lang ako guro. Para na rin ako lola sa mga grade 7. Kapag natutuwa nga ako, pagka namomotivate ko sila, pag sinasabi na, ma'am, meron pong gano'n, ay salamat. Ay, sumali kayo, ay salamat. Yun yung mga indeed na words response ng bata. Pati ako nagkagaya. Yun yung nasasanay din ako, unti-unti, na sa online teaching, marami kang matututunan. Marami pang magiging kasanayan habang ikaw, yung mga knowledge mo, yung skills mo, yung mga kailangan i-develop, nabidevelop online. Hindi lang pagbabago, but maraming adjustment, maraming pagtanggap kung ano man yung dapat natin kahit nahihirapan ako. Kapag tulad po nito, kapag talaga pong nawawala, although nasanay na po ako pagka naglalag po yung aking laptop, sinasabi po ni Sir Noel, Ma'am Sip, gamitin mo na nga. Ang, kahit meron po siyang sinasabi ng second thought sa akin, gagawa na rin po ako ng parang kasi ayoko pong maubos yung oras ko. Yun lang po. Okay, magandang hapon po at maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay love-love niyo po. Thank you po. Thank you, Sir Noel.
Thank you, Ma'am Roberta, no, sa inyong malaprut salad na best practices. Okay, itong last speaker natin, no, very young and fresh, at may mga baon din itong pagkain, ay, best practices pala sa teacher learning process. Okay na, pwede ko na po bang tawagin si Miss Mary Ann Mataverde. Okay na po. So, good afternoon po, my dear co-teachers. So, busog na busog po tayo sa mga sinabi at saka pinresent po ng aking dalawang ka-level na si Ma'am Cipriano and si Ma'am Celestino. So, wala na po akong masabi. Mag-closing remarks. Joke lang po. So, sa akin po, hindi ko na po binigay or nilagay yung best practices kasi po, para sa akin po, ako yung pinakabata kasi. So, mas marami kayong experience kesa po sa akin. So, gumawa na lang po din ako ng isang slides tungkol sa kung saan lahat po tayo ay makaka-relate. Kasi po, simula ko po last lock, hindi po yung last lock 3 ha, yung nakaraan pa po, more on best practices na po tayo. So, upon hearing all your presentation po, ganun din naman po yung sa akin, same lang din. So, iniba ko po yung akin para po meron po tayo at least ma-refresh lang po. Alam ko naman po alam niyo na ito, pero parang munting paalala lang po para po sa atin lahat. Nakikita na po yung slide ko. Ayan po. Okay na po. Wala pa rin po. Ayan. Presente. Meron na. Ayan. So, best practices by sa akin po, syempre. Pero, syempre, ni-research ko lang din po ito. So, 7 mga tips lang po yung aking pre-recent. Then, nag-survey din naman po ako dun sa iba pang pong teachers. Hindi na po ako nag-survey sa inyo kasi syempre kayo po yung pag-representan ko. So, alam niyo na po yung aking magiging content. So, ang ginawa ko po, nag-survey po ako sa iba ko pa pong co-teachers, lalo na po dun sa mga bagong kasabayan kong co-teachers. Okay po. So, 7 tips for teachers on dealing with difficult parents. So, ito po, ma'am, magagawa po natin or magagamit po natin to tuwing Friday sa SLC at saka po sa ating cellphone sa pag nagko-communicate po tayo sa ating mga parents and also the students. Okay po. So, number one is no surprises po. If you think a student has learning problems and should be tested, don't wait until the entire year has passed before suggesting it. So, katulad po nung nangyari sa akin before last year, yung first year po. Every time po na meron po kaming meeting nung parents, sinasabi ko naman po may pagka-naughty yung students na yon. Kaso po pala yung parents na yon hindi nag-sync in sa kanya na ganun nga yung bata. Okay po. Then, syempre po, dahil siya ay nanay, papanigan niya pa rin yung anak niya. Okay po, dun sa pangyayari yun. Kaso po, nagkaroon dati ng parang list na tatanggalin muna sa listahan bago po pumunta ng grade 8. So, na-surprise yung nanay po kasi nawala na po yung name ng bata. So, dapat po pala, kasi syempre po bago pa lang po ako nanay ng bata. Ataw na yun. So, dapat po, every time na mag-meet kayo ng bata, sabihin nyo na directly yung mga problems or nakikita nyo pong possible future problems na may encounter nyo, lalo na sa mga batang makukulit and dun sa mga batang hindi nakakapag-submit ng mga modules. Kagaya po nyan, napakaganda pong idea ng SLC natin kasi dun pa lang po, kumbaga, nawi-wake up call na natin yung mga parents na daddy, mommy, meron po kayong yung anak niyo po is hindi nakapag-submit ng module kahit po isa. So, tawag dito, maiisip po nila na possible bumagsak yung bata or bumaba yung kanilang mga anak. So, gagawin na po agad ng remedyo para po hindi na humantong sa pagbagsak talaga ng bata.
And if you you can often avoid problems at the end of the year if parents have already been aware of your concerns. Basta po kung kaya po natin silang i-reach out via text, via call, via chat. Minsan po kasi yung mga parents hindi masyadong nagme-messenger. So napaka-importante po na malaman natin yung kanilang personal number, hingi po tayo sa advisor, lalo hindi naman po lahat. Yung mga bata lang po na alam niyo na po na nanganganib. So ayan. Next po, meet face to face with parents. So ito po lagi po natin 'to gagawa every Friday. So invite them into meet with you rather trying to resolve a problem over the phone or email. Kasi po mas kumbaga mas ano ba, mas maganda po na face to face ka po kayong nag That way, you can show them samples of their child work or records and attendance. So, yun po, makikita po ng parents yung record po. Okay po. And you can also share evidence of the times discussed the issue with them. And in the end, it is usually easier for angry parents to say unpleasant things electronically than in person. So, ayan. Alam po natin po yan na if ever hindi nila kaharap yung tao yun, marami po silang rant, marami po silang masasakit na salita. Pero kung nakapag face-to-face po natin sila, syempre naman po medyo merong konti rin po silang kumbaga pagkahinahon. Okay. Pero hindi po lahat. Okay? So, next po. Alert your principal or department chair to the situation if the parents have already called to complain, the principal may want to sit in on the meeting. Ayan. If not, she may want to be available if the issue can be resolved between you and the parents. So, pwede po yun. Cut niyo po yung attention. Ay, pwede niyo pong sabihin, okay, sir, open up po. Ganyan. And number 4, listen and ask questions. Ayan, una-una po daw natin gawin, kaso po medyo alanganin ngayong pandemic. So, shake hands with the parents who come to meet with you and ask them to explain what they are unhappy about. So, ayan, hindi natin. Pwede naman po yung greet nyo lang sila ng hi, good afternoon po, ganyan. Kasi po, kahit po tayo naka-face mask, okay po, makikita po natin sa mga mata ng tao yung emotion, kahit gamit lang po yung mata, makikita natin yan, naka-smile, ano, ganyan. Ayun po, dumb chika. Okay po, next po, wait until they finish and don't interrupt unless you're asking for clarification. So, ayan nyo muna po silang mag-rant, bahala po sila, ganyan-ganyan. Pero, dapat syempre makikinig po kayo. Yung talagang meron kayong interest makinig sa kanila. Try to find things you agree on. Make sure parents understand that as the child's teacher, you'd like to see him do better. And be clear that your role is not to punish the child at the end of the year for not studying, not handling in work, or being absent. Your role is to figure out how to make their child more successful in the future. Kasi po, minsan, pag tinawag natin yung students, parang ang sasabihin ng parents, naku, papagalitan na naman kita, ganyan. Ako, siguro may ginawa ka naman na naman ka. Although 90%, minsan ganun po talaga yung eksena or scenario. Pero di ba meron pa rin 10% na natitira na kung bakit natin sila kinakausap. Kasi it's either hindi sila nakakapag-submit, may problema ba, absenero ba si bata, ganyan. Okay? O kaya hindi nakakapag-online. Okay lang po yung hindi nakaka-online eh. Basta po yung makapag-submit po sila ng modules. Chine-check natin sila kung buhay pa ba sila or ano ba, nasa probinsya na ba sila or what, ganyan. Ayan, pressure. Don't allow yourself to be pressured. A few parents may ask a teacher to change a grade or move their child forward even he or she hasn't fulfilled the requirements. So marami po yan, lalo na nung after yung nagbigayan ng card, marami po mga eksena ng ganyan. Bakit po sa ganito? Bakit po sa ganyan? Meron pa nga po ako na-encounter na parent na nagtanong sa akin, bakit po ang baba ng anak ko, late lang naman po siya nagsabi. Parang gusto ko sa kanya sabihin, Mami, ulitin mo nga yung sinabi mo. Pero syempre, as teacher, hindi po natin pwedeng sabihin. Dapat malumanay pa rin natin silang kausapin. So, next po.
you of course have to adhere your professional ethics, and you don't want to the reputation of someone who can manipulate by parents. So alam naman natin yan na pwede natin silang pakinggan, pero to the point na sila yung magmamanipula sa atin, ay naku, baguhin mo yan, di ang papayag dyan. Okay, so wag po tayong ma-pressure sa mga nagrarantan. So, share ko lang po, hindi po dahil friendship ko si Ma'am Jenna, na na-believe, na, ang tawag dito, na-believe ako sa kanya nung mayroong parent na last time na may nag-rant sa kanya. Pero talagang si Ma'am Jenna, ano lang, raised under pressure. Wow! Ma'am Jenna, sendan mo akong 50 pesos to Gina. Joke lang. So, talagang napaka-ano ni Ma'am Jenna, malumanay siya. Although, talagang mararamdaman mo na parang medyo busy na si Ma'am. Pero, at least, diba? Trivia lang din, teacher lang din. Teacher din kasi yung nag-ano nun. Teacher din yung nag-rant sa kanya. So, nakakalungkot pong isipin na kung sino po yung kapwa nating kabaro, yun po yung medyo mas nag-question sa atin or nagda-doubt. Na dapat po sila yung mas nakaka-intindi sa atin. Pero, at the end po, naintindihan din naman po nung mami yung problema, and then naintindihan niya rin na yung anak niya yung may mali. Okay po? So, ayan. Dapat po talaga, grace under pressure. Ganun yung kay Sir Randy. Work under pressure. Tama ba, Sir Randy? Okay po. So, next po, if they want to, parents always have the option to escalate the problem to the principal. So, kapag sinabi po ni parents na, oh sige, punta na tayo sa principal, ganyan-ganyan. Diba yung iba sa atin parang nininervyos na naiwan na parang, ay huwag naman po ganyan-ganyan. Kasi po pag nagpakita po tayo ng ganun, di ba parang, ay, ako pang teacher na to, so ganun. So, pwede po sila, may option naman talaga sila na pwede silang pumunta. Pero, may mga basihan dapat. Kinausap mo muna si head, with parent, ganun. Bago pumunta kay principal. Okay po. Kumbaga parang makit muna tayo sa and number 7, know when the conversation is over. Okay? During your career, you have many meetings with parents. May okay, may hindi, may nakakainis, may nakaka alam niyo na yon. Pero part po yun eh. Most of them will be easy, gratifying, and pleasant, but a handful won't be. Okay? Knowing how to deal with difficult parents should be part of every teacher's skill set. So you can keep your cool while working to find a resolution that's in students' best interest. So dapat kalma lang tayo. So ayan. So, meron pa! There's more! So, ubusin natin si 20 minutes. Naka 20 minutes na po ba ako, Ma'am Jenna? Okay, so, eto po. Minutes pa lang. Ito po yung bilis na. 7 ways to calm an angry parent. So, paano natin sila papakalmahin? Ihihili ba natin sila? So, eto, malalaman natin. Find out. Tama ba English ko? Huwag niyo kay bash. Okay, model appropriate behavior. Use a calm tone and do not allow your boys to raise if they raise their voice. So, halimbawa, talagang sumisigaw na siya. Kasi ganyan, dobi-dobi-dap-dap na si parent, okay? Huwag mong sisigawan. Ang sabi mo lang, mami, di ba po, nag-uusap lang po tayo. Para, galing yan kay Ma'am Jenna, ganyan yung eksena niya last time. Mami, pwede po tayong magbaba ng boses, nag-uusap lang tayo, hindi po tayo. So, dapat talagang yan, katulad ni Mariah Carey. Ay, kalma-kalma lang. Continue to smile and speak calmly kahit hindi nakangiti-ngiti yung nangyayari. Smile pa rin. And use not threatening body language that shows that you are open to what they say, they have to say. Okay po, huwag kang yung parang mang-aamba ka na, parang ka na si FPJ na ba? Ganon. Huwag po ganon. So, dapat calm lang. Okay? And, relax. Okay po. Kahit nakakainis na. Okay po. Validate their concerns. Let them know right away that you understand that you are upset and you would like to help. Para kayong call center. I do understand what you blah, blah, blah. So, ganon sa call center eh. So, apply din natin to sa pagiging teachers. Okay po, mami. Alam ko po na mahirap pong tanggapin. Pero, joke. Iba po yan. Okay po. Diyan pa po ba kayo? Mapatulog na kayo. Gising po ah.
Okay, ask for more information and let them know that you genuinely want to find a solution. So, kasi minsan may mga parents na rant muna, lalalalalala, ganun. Tapos, hindi pa naman yun yung pala yung concern niya, diba? So, dapat try to validate their concerns directly. Okay? Okay po, so enjoy po kami. Okay, next po, let them vent. Ayan, parang listen and nod while they vent. Huwag naman po yung parang aso ganyan. May example pa lang. So, ganyan-ganyan po yung ganyan. Pag nakikipag-usap kayo, ganyan. So, dapat parang ano lang talaga, natural na nakikinig ka. Sometimes, they need someone to listen. And letting them vent without being judged will be a therapeutic for them. Kailangan lang palang makinig. Okay po. Next po, don't take it personally. Okay, wag po nating damhin at wag po nating wag po nating basta yon personally. Wag nating dibdibin, yun na yun. Okay po. So, dibdibin. Oh, tama. Oh, dibdibin. Sabi ni Kian. Okay. Remember that there are many reasons or motivations behind the parent's anger that often has nothing to do with you. Okay po. Minsan na napapagtuunan lang tayo ng galit or ng alam niyo na. Pero meron pa palang mas deeper problem yung nagagana. Kagaya last time po, yan na, sharing is caring. Yung SLC, meron po akong parents doon na pumunta, then ang dami niya na pong chika na parang hindi po kasi ako nakakapag-online, nagtitinda po kami, yung anak ko po ganyan-ganyan, then pinapakinggan ko lang din po, then sabi ko po, Mami, kung meron po kayong mga modules or answer sheet na kailangan po ipasa hanggang kahit first quarter, ipasa niyo na po, di ba? Kasi sa amin po sa grade 7 pwede pa pong maghabol. Then, nung parang ano na siya, sabi niya kasi po, dinrap ko na po kasi yung anak ko eh. So, medyo parang napakano ko, what? What? Ganon. Na ano, yung drop na yung anak mo na hindi ko alam. Sabi ko, Mami, ako po yung advisor. Hindi ko po alam na drop na pala yung anak mo sa'yo. Then, ano yun, medyo, kumbaga naglabas na siya ng kumbaga sama ng loob, ng hinanakit, yan. So, marami nga daw silang problem. Then, iniisip niya na nga na i-drop na lang yung anak niya. Hindi lang siya makapunta sa akin dahil nahihiyangan. So, sabi ko sa kanya, Mami, next time, huwag po kayo mahihiyang. Okay, so, napumunta po sa akin kung may problem po. And, kinakausap ko naman po kayo via text. Pero hindi kayo sumasagot and even calls. So, kapag po pinatawag po kayo, hindi ko naman po kayo papagalitan. Ganyan. So, yun. And, tama ba? Align ba yung topic ko doon? Okay, next po. Knowing this allows you to take a step back and remove your emotional reaction. Na kahit po pag-uwi natin, naku, may penalty na naman, ganyan-ganyan, di ba? Pero, dapat po matuto po tayo mag-set aside ng mga nararamdaman po natin para po hindi po tayo, kumbaga, magkaroon din ng anxiety and depression. Kasi pag nilalaban po natin yan, hanggang bahay, di ba, maaapektuhan din po yung mga kasama natin sa bahay. Kagaya ko po, many years po, nung mga first year ko, lagi ako nagsishare sa aking mother, okay? Nanay, alam mo ba si ganito, ganyan, ganyan. Pero sabi nung nanay ko, hay nako, pag ikaw nagsasabi ka pa ng ganyan, wag mo na ulit, kumbaga, wag mo na i-share sa akin kasi parang pati siya daw nade-depress. Okay po. So, parang i-set aside na lang natin kung may problem tayo dun sa mga ibang bagay, wag na natin dalhin sa wag na natin dalhin sa bahay, tama ba? Pag may problema tayo sa ibang bagay, wag na natin dalhin sa bahay, wag na natin personalin. Okay? Pag gising natin ng umaga, parang nagre-refresh lang tayo. Okay? So, andyan pa po ba kayo? Hello! Yes, we're here. Okay po. Next po, ayan. Use positive body language. Okay, body language. Ayan. So, use positive body language. Show you are interested in what they are saying. Like, okay. Sige po, salita lang po kayo. Ayan. Eye contact and meaning communication. Openness. Open-minded ka ba?
be careful not cross your arms and or put your hands on your hips as these are seen as negative. Okay, no? So bawat ko yung ganyan, ganyan. So dapat na lang chill. Chill lang kayo para kasi negative daw. So, ako ngayon ko lang po ito nalaman. Okay, so hindi na po ako gaganyan. Okay, next po, ayan, set limits and boundaries. TV, yan. Idol ko yan. TV sa friends. You make the rules for the conversation. If an angry parent is shouting, you can tell them that you will not continue to listen unless they lower their voice. So, kung ano pa lang, umpisa pa lang, ikaw ba si ano? Ikaw ba si Mama Mataverde? Ikaw yung ano, yung anak ko. Okay, pwede natin sabihin, Mami. Ayan, Mami, wait lang po. Nauubusan ako ng ano, inom lang ako, time out. Ayan, ano, break time, water break. So, sabihin natin, Mami, kung ganyan pa rin po kayo at wala pong patutunguhan itong usapan natin, pwede po natin, kumbaga, pwede po muna natin i-reschedule kung kailan po kayo, ano ba yun? Kung kailan po kayo ay kalmado na. Ayan, nabubulol na ako, sorry. Next po, kasi inabol ko yung 20 minutes eh. Magko 5 na eh. If they do not accept the boundaries and the conversation and say that you will reschedule the time to talk when they are gone. So, ayan po. Okay po, malapit na. Konting push na lang. Follow up with a personal call. Medyo parang alanganin tayo pero sabi nga dito. Ayan. Text and emails are impersonal. Tone and emotion are often misunderstood in writing. So, personal call is always the best way to communicate with non-angry parent. Okay, so kung meron kayong napag-usapan yan, and pagdating sa bahay, pwede mo pa rin daw silang i-communicate via text na, Mami, okay ka na ba? Okay, so ayan, hindi na ba tayo? Next, calling may be a bit more time-consuming in short time, but this is one of the most effective ways to improve parent communication. Ayan. Okay, kakalmahan ko na lang po kasi pag nagmamadali ako, medyo na, ano ko, nabubulol or nabibilakuan. Okay po, ayan, ambag ng mga kaaguruan. Kung may ambag ang mga asyano, may ambag ang mga kaaguruan. So, ano ba yung ambag nila? Ito yung mga pinasagutan ko sa kanila. Paano mo kinokontak yung mga batang hindi nagsasabit ng modules pero laging online sa FB? Survey says, maliit, hindi ko makita. Paulit-ulit na personal messages at tag sa GC, minsan mismo my day nila, nire-replyan ko. Ha ha ha. Pag di pa rin, advisor naman ang pinapo-forward ko lang sa GC nang magulang yung messages ko. Pinaka-last option, talk to the parent na, kaloka diba? Tayo naghahabol. Okay po, gumamit ako ng messenger to contact them. Ayan, merong nakaganon. Call agad kay Mudra or Pudra. Mudra is mother, Pudra is father. Alam niyo na yan. Okay, through messenger. Messenger, call and text, ha ha ha. Continuous communication through chat or text sa bata, sa parent. Kung wala pa rin, ayun na, home visitation na. Wow, ang sipag nito ni teacher ha. Tinatawagan, sinachat ko yung magulang. In short, sumbungera ako. Chos. Sa GC, oh, hindi po sa akin galing to ha. Sa ano po to ha. Sa mga pinagsurveyan ko. Sa GC, care of sa mga magulang. Through text, parents, paulit-ulit ang personal message. Yan. Nagaya din po nila, ganyan din po yung ginagawa. Personal text, call, FB, messenger, pero yung pag-comment sa kanila at pag-comment sa my day pa nila, hindi ko pa naman nagagawa. Pero may kilala po akong ganyan, nagko-comment po dun sa sa picture ng bata. Tago natin sa pangalang Clint. Yan, next po. May parent ka bang bida, nagbibida-bida-bi? Yan, yun na yan. So, meron nga ba? Ayan. Wala pa naman, buti wala. Wala pa naman so far. Yes, pinapaliwanag ko na lang sa ang mga bagay na maayos kahit bida sila. Pero sa totoo lang, maayos. Medyo sarcastic talaga para mapahiya naman sila na ko. Ito yung harsh ni teacher. Sino ba to? Good thing, naka-establish ako ng personality sa kanila na yung tipong teacher to, so whatever sabihin ko sa sinusunod nila and they respect it, wala pang Jollibee so far.
So, makdo pa lang. Wala naman, susubukan nila. Oh, yabang yung teacher, oh. Meron naman, tamang paliwanag at usap. So far, swerte ako sa parents ko, sa advisory ko, kaya wala naman. Maraming kinausap ko sila, pinapamukha yung pagkukulang ng anak nila. Malaman. O yan, hard nila, no? So last ko, ito. So ito na nga. Ito kasi po yung nandun sa aking Google form. So ito na nga, seryoso na ako. Promise, ano yung best practices mo para maitawid mo yung online class mo? Instruction-based, madami na hindi nakaka-attend online, kaya lahat po sa GC para mabalikan. Preparedness and readiness, introduce rules during class, and what is, it will always be frame implementing them. Okay, ito. Best practices, di ko alam yun eh. Siguro setting expectation, simula pa lang ng klase, then let's the students do the work siguro. Yung tipong nandyan si teacher to give instruction and facilitate learning kung may question. Okay? Ayan na po. Okay po. Then, important din involvement ng parents sa panahon to see it na updated sila palagi kapag may problem. Approach them right away, siguro yun lang. Iba-iba kasi, depende sa teacher. FB Live every Wednesday. Setting guidelines before, during, and after class. Bigay lahat ng needs. Soft copy, modules, pictures, activity. Ito, since math kami, napakahirap. Tinry ko na yung pure PowerPoint lang, hindi sanay yung mga bata. Mas gusto nila or nasanay sila na mismong kada salita ng teacher, doon pa lang sila nagsusulat. As in, mas gusto nila yung sulat. Kaya yung nauso ang show me board, big pen tablet, so far mas talagang naging participate sila ganun. So siguro sa math talagang kailangan yun. And constant giving feedback enable for students to know their stand in their performance in the classroom messenger, Google Meet, and FB group, etc. And that's all. Thank you and God bless. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Ma'am Mary Ann. Thank you very much, Team Asia, no? Busog na busog po tayo sa mga teaching learning process.